Muli isang pinagpalang umaga sa inyo guys. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano itanim ang sitaw direct seeding. Yan, kailangan natin ito, pambutas. Siyempre, kailangan natin yung buto. Tingnan natin. Lika! Lapag muna natin dito to. Okay. So, dapat control mo to. Guys, control mo to ha. Huwag masyadong malalim. Yan. Ganyan. Ganyan. Yan. Ganyan lang ang lalim. Control mo siya. Yan. So hanggang dito, natapos ko na kasi yan. So titignan natin yung agwat guys, halos isang 1 foot, kulang 1 foot. Yan. Kasi ang importante lang naman yan, mapabalag mo pataas. Okay. So kasi kuti na lang, patapos na ako eh. So sa kada isang butas guys, lalagyan mo ng dalawa. Yan, dalawa. Dalawa, 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 dalawa. Dalawa lang. Lang na magtatlo pero mas maganda kung ilan na dapat dalawa na pag di mo takot pero tatlo kung ilan na okay so, natapos ko na kasi yan. Okay guys, may sasabihin ako sa inyo, close up po man. Yeah. Ang idea ko dito guys, katulad ng pagpapabuto ng lettuce. Yan, itong butas na ito na nilagyan ng buto, lalagyan ko yan ng carbonized rice hull para mabilis siya na tumaas at hindi mapipigilan. Merong oxygen na papasok rito. So ayan na, natapos na natin yan. Okay. Ang susunod na gagawin natin dito, lalagyan ko ng carbonized rice hull lahat yan. Na, pwede naman yun. Ihahalo natin ito. Yan. Ihahalo natin doon sa tinanim natin. Instead na natatakpon mo ng lupa galing doon, wag. Ito na lang ay pangtakip natin. Carbonized rice hull. So guys, ito siya oh. So itong carbonized rice hull na to, pangtatakip natin dito. And ganyan lang siya. Matakpan lang. Alam mo, yung ginagawa namin sa lettuce, pag nasa seedling tray na siya, pag nailagay yung buto, ilalagyan namin siya ng plastic na kulay itim. So ganito ang prinsipyo nito. Instead na lagyan mo siya ng plastic, hindi naman siya practical na lagyan mo ng plastic lahat yan, yung carbonized rice hull, yun ang ipangtakip mo. Kasi buto pa yan, hindi pa yan halaman. Hindi niya pa kailangan ng sunlight pag buto pa lang. Pag nag-sprout na siya, kailangan maarawan na siya.
Guys, pagkatapos nating itanim yung buto ng sitaw, pagdating ng hapon, isprayhan natin ng beneficial microorganism, yung good bacteria galing sa labs, yung lactic acid bacteria serum. Ito yung labs, oh. Ang solution na to ay binubuo ng hugas bigas, fresh milk, molasses, at dinagdagan natin ng yeast galing sa beer. So, lactic acid bacteria at saka yeast. Ito. Kini-ferment ito for more than a month. Yan. So, next time, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ito. Ayan yung mga buto. Diyan yung buto. After 3 days. Guys, after 3 days, ito na yung tinanim natin. Ito na. Ayun, tumubo na siya, ito laki oh. Ayun. Ito na, ayun, sumibol na siya. Ito. Ayun. Ito yung sa mga unang itinanim nung hapon. During 5 days. Nung 5 days guys, ito na siya. Ayan na, oh. Tumaas na, tsaka malusog. Yun. So, itong stage na rin na to, na patubigan ko na rin siya. Kaya basa yung lupa. So, ayan na, oh. Halamang-halaman na siya. Yan. Yan. Kaganda ng tubo, green na green. At, guys, oh. Lagpas sa aking daliri. Yan, hanggang sa kamay. Ayan o. Paano yung ating day 6 sa ating sitaw. Yan. Pang day 6 na yan. Ito namang hitsura niya no. Yan. Yan ang ating day 6. Sukatin natin ito kung hanggang saan. Day 6 guys, day 6. Lumagpas na sa aking kamao. Ayan, nasa may ano na siya. Tuklas saka. Paano sumibol ang binhi? Ang proseso ng pagiging halaman ng isang buto ay tinatawag na pagtubo. Ito ay isang kamanghamanghang paglalakbay na puno ng mga natural na proseso at biological na mekanismo. Narito ang pinasimple na breakdown. Una, pagsipsip ng tubig. Ang unang hakbang ay kapag ang isang buto ay sumisipsip ng tubig, nag-trigger ito ng mga pagbabagong biochemical sa loob ng buto na nagpapagana ng mga enzyme na nagpapasimula sa proseso ng pagtubo. Pangalawa, pamamaga ng binhi. Habang ang tubig ay sinisipsip, ang buto ay namamaga. Ito ay nagiging sanhi ng seed coat na mahati o mabibitak. Number 3, pag-active ng enzymes. Ang mga enzyme sa loob ng buto ay nagiging aktibo. Sinisira ng mga enzyme na ito ang mga nakaimbak na sustansya tulad ng mga starch at protina sa mga simpleng mga anyo na magagamit ng lumalaking embryo ng halaman. 4. Paglago ng ugat. Kapag ang seed coat ay nabasa na, ang radical or embryonic root ay lalabas. Lumalaki ito pababa, iniaangkla ang punla sa lupa.
Ang ugat ay nagsisimula ring sumipsip ng tubig at mga sustansya mula sa lupa. Panglima, paglago ng shoot. Kasabay o ilang sandali pagkatapos ng paglaki ng ugat, ang shoot o embryonic stem ay lalabas mula sa buto. Lumalaki ito paitaas patungo sa liwanag. 6. Pagbuo ng dahon. Sa paglabas ng shoot, ito ay nagiging isang batang punla na may mga dahon na nagsisimulang mag-photosynthesize. Ang photosynthesis ay mahalaga para sa pagbibigay ng enerhiya para sa karagdagang paglaki. 7. Mature plant formation. Sa patuloy na paglaki at pag-unlad, ang punla ay nahihinog sa isang ganap na lumaki na halaman na may kakayahang mamulaklak, mamunga at makagawa ng sarili nitong mga buto. Sa buong prosesong ito, ang mga salik sa kapaligiran tulad ng temperatura, halumigmig at liwanag ay gumaganap ng mga mahalagang papel sa pagsasaayos ng proseso ng pagtubo. Ang bawat species ay ng halaman ay may kanya-kanyang partikular na pangangailangan para sa pagtubo. Tinitiyak na ito ay nangyayari sa ilalim ng pinakamainam na kondisyon para sa partikular na halaman. Okay, so hanggang dito na lang muna yung ating pagtatanim ng buto ng sitaw. Yan, so hopefully maganda naman ang nangyari. Maganda naman yung mga resulta ng ating mga ginawang pagtatanim ng buto. Yan, kung nagustuhan ninyo yung video na katulad nito, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.